This is Channel Voice. We listen. We tell. We inspire. This is our docu. Ang kalibutan kaniadto how ang walay tsura. Ang kadagatan gitabunan sa kangitngit ug ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Unya miingon ang Dios, mutungha ang kahayag. Isang magandang araw na naman po sa inyong lahat, mga minamahal kong idocuers. Isang panibagong episode na naman po meron kami ngayon sa buwan ng Agosto taong 2022 that we would like to share sa ating lahat na mga idocuers na nanonood ngayon, saan mang sakop kayo ng Davao City, Davao Region, sa buong isla ng Mindanao, sa buong mansa at sa buong mundo. Maraming salamat po sa patuloy ninyong paniniwala sa amin, sa atin, sa team namin sa iDocu, sa inyong panunood, pag-share sa mga uploaded videos natin, be it documentaries, docu-vlogs, news reports, or other updates that we are sharing to you. Thank you as well sa patuloy din ninyong pag-follow sa ating Facebook page na iDocu by John Paul Senyel. By the way, ladies and gentlemen and my beloved idocuers, mahirap po para sa isang former rebel or dating komunista, dating member ng Communist Party of the Philippines, dating member ng New People's Army, dating member ng White Area Committee or White Area Operations ng New People's Army na sumuko sa pamahalaan. Mahirap po yun para sa kanila. Bakit? Kasi number one, they have to reject the kind of ideology na meron sila sa napakahabang panahon. Yun, they have to reject that. They have to get it away from their mind and heart. Tapos, of course, they have to be, they are required to be obedient before the Philippine government. At marami pang ibang mga patakaran na kailangan nilang sundin na hindi sila sanay na sundin habang nasa loob pa sila ng New People's Army or ng Communist Party of the Philippines. Ngayon, in their process of surrender, marami po silang pagdadaan ng mga proseso. For the FRs, especially in 10th Infantry Division, kasi dito ito nagsimula, itong de-radicalization program, or they call it DRAD, no? Ito yung napakahabang araw, siguro mga 10 days the maximum, or at least 30 ang iba. Sa de-radicalization program na yan, tatanggalin sa iyong sistema, sa utak mo, yung mga doktrina na in-inject sa iyo ng partido. And you have to fight against the kind of belief that you believed before. Nasaksihan namin itong de-radicalization program. We have not yet aired this, uploaded this, kasi may mga ibang naka-priority na mga prioritized na ano na mga projects natin na video. Now, ngayon, ang isang proseso naman ng pagtatanggal ng paniniwala nila is itong Peace Building Seminar, or they called it PBS. But this PBS thing is nakatutok ito para sa mga tao na mga supporter ng NPA, supporter ng CPP, and they call themselves underground mass organizations, mga milisyang bayan, etc., etc. Ngayon, we were invited to witness peace building seminar, and maraming mga ginagawa na yun nga, pagwawaksi, pagtatanggal ng paniniwala. Pero ang pinakanagustuhan ko dito sa peace building seminar na ito, ito yung pag-reintroduce sa kanila muli sa Panginoon. That there is God na umiiral
sa unibersong ito. There is God na kailangan nilang pagsumbungan. There is God na may concern sa atin at mahal tayo. And there is God who will take charge of our salvation. Kaya po, ito ibabahagi na namin sa inyo, itong bagay na ito, itong Peace Building Seminar, dahil itong the moment that God was reintroduced to them, dito natin makikita ang totoong pagwawaksi at pagtalikod sa paniniwalang meron sila noon sa Communist Party of the Philippines. Inyong activity karon, isa ka tinuod nga manifestation, no, nga ang inyong kasing-kasing ang inyong una-una click na sa atong gobyerno, magkakilala atong gobyerno. Actually, duwa lang balaod sa kalibutan, di ba? Balaod sa Ginoo. Ang ikaduwa, balaod sa lehitimo nga gobyerno, onay Republic of the Philippines. Wala na ilaing balaod. Kung maglapas ka dira, kasala ka. Gani, no, ang balaod sa Ginoo, di ba? Makasala ka, ginadisiplina ka. Ang kasagaran na bagan ng ulo nila, anak, mga nitibo, mga lumad. Ay, ang lumad, dalikal, dalimanggod may ganyo. Dalira mailat. Mailat, o. Dalira sa mautuutok ang mga lumad. Muna karon nga, ang lumad karon, ang nakabiktima sa karong panahon ng pisag ng kaniin. Manapit, biktima yun ang lumad. How much more sa balaod nato sa Pilipinas? At kay nitibutan ilang ilaro lang ta. Karon, nakatanong sa akong una-una. Nakinaanan, mag-organize tag bagani. Para na lang mamatay ta, pumupatay po ta. Nagkahiusa na gid kami karon, na hindi na gid kami magpailad. O, doklain lang ng termino nga gamit, no? Pailad na lang gid, no? Nga hindi na gid kami magpailad. Kung nailadan lang kami kaysa, tama na. Natay na kanilain ng mga ahinsya sa gobyerno na nagatanaw, nagalitis kung unsa ang imong nahimo sa imong komunidad. Tungod lagi kay tao raman ta o saraman ang atong kinabuhi. Adlak man ta kay armado man sila. Kay kung nili ka magtabong at man ka man, kanungot man ka magtabong dito. Ang sabot pasabot. Pagdemonyo ka, sabay ni Mahalo. Ingon ka pagani! Nga, tingali, magpagahay ka, kahit doon ang iyong ulo, kapan ang iyong liyo, umok. Kinsa ba hindi mahadlok ka na, taura ta, ha? Sabi na ako, mahadlokin ko. Pagkaan ang mga programa sa atong gobyerno karon, wala kinapasagdan ang katawhan. Ang importante, unsa ba kasinsiro ang imong pag-apil karon diri? Tama ba ang imong desisyon? Orang mahikaw bitaw ka na ito, atong katungod bitaw, as a tribo, ato ba? Kaya nga naman, nga nga ka na may akong ipatuman ang ilang balaod, na nga may balaod sa lumad, kanang Ipraro, Republika Kitipis 21. Nga nga ka naman ang akong ipatuman? O nga nga ihikaw man po sa NP ang pagpatuman ka na ako, sa karong panahon na nakatanong sa kumunaw na, mas may pang magpatay o magpakapatay kaysa ihikaw ka na ako ang katungod. Kayo po, kayo na magiging katuwang po ng gobyerno dito na makasundaluhan sa ating mga komunidad mismo dahil inyo pong mga kasama yan. Imbis nga tawhay na ang mga tao dito sa Midlambit na pwede na ko diin ikaw mga ato sa una, no? Gaw, ginaano kaw eh, kaya nito hindi ikaw balagaw-lagaw, pero karon salamat kami, ipagin nga. Para karon sila ang sinitito dito sa amon, gani kung pwede lang unta, nga hindi nagit sila maghalin. Ay para nga mong siguridad pero mamintin nagit. Amo niyo, nakahiusa kami sa Midlambit nga hindi nagit kami magdawat sa ilang isan magkinaano pa. Kaya sa pagkakaroon, gikan ka ni Adto, gibiyaan ko akong pamilya.
ng kangguris na ang akong pamilya. Naapa ko'y makaon, pero pagbalik na ko, nagsakit ko, wala ko gamit itagad nila. Katong mga tao nga nahisalaag sa dalan, sir, nga ilahang makita o ilahang matugkad kung unsa gayud ang ilahang gisudlan sa kaniadto. Pare-pareho tayo na meron hong dinadala na individual na bigat sa dibdib. Hadlokan ako sa ila. Mas maayo pa sa sundalo, pulis, kaya murag dili pa ko kayo. Kay dili man ko bulgado nga naa sa sulod. Gibase na ako sa akong kaugaling. Gideclare ko as returnees. Tungod kay ang mapay na idalom sa programa sa KMP. O ang KMP is legal fraud ng CPP. Busa muna siya ang akong nalipayan karon diri aron na ako mapaabot sa gobyerno ang pagpasalamat o mapanawagan ako sa akong mga kaubanan. No? Labi na sa mga armado na unta mo baba na sila. Aron mo abil nila ang tinuod na kalinaw. Nagkaroon kayo ng konting kagaanan sa inyong mga kalooban. Suma pa sa kagainas sa inyong nagsulti. Yeah, sir, wala man kami kabalong nga ang katong among organisasyon na gisudlan di ay anaad ay nagpaluyo. Napikot niyo mo, no? Ang pagtugan sa tinuod mao'y makataan sa inyong salat. Pero kanang imong pagpamaga, punya ka na ang imong mabugot pagkabugat sa imong salat. Muna man, magtugan ay tagtinood, di ka mamakap. Muna ha? Muna yung testimony ha? Oo. Muna. Sadi ha? Ako ko sin... Kaya... Sadi ha nga gihatag ni gobyerno kanamo ang pila ka libong sako nga bugas o gihatagan o ba pila ka bilyon nga kwarta ni pangutana kami nagbagaw nga nagsingit-singit niya. Sadi ha, ipanghatagan lang may tag 20 kilos o wala ipisang usa ka dako nga pisos nga gigbah. Panghatag ka na mo sa mga napagaw na diya ka nagsingit. Tambot lang ani. Nagpasalamat ko dako sa gobyerno o sa sundalo. Masa din, pinahatagan nilang pagtagan ang ako muna, Panginoon. Nagsingit niya sa unang naiunak ka ng mga sundalo, birdugo o ka ng mga tao nga lungalingkod-lingkod niya sa mga pangpadakulang lang sa ihilang tiyan. Pero dili mo lang tao sa ilang katawahan. Muna akong kuhan sa una. Kay gituluan man ta. Muna sa una ha. O. Diha nga nahihikuhan ko. Nga kanto di ayong bugas. Nga pila kalibo. At ang sa armado sa kuhan kabukiran. O. O kantong kwarta. Dua dito sa kuhan sa mga armado. Dito sa kabukiran nga naglihok. Di ay mga kaigsunan. Kitang mga lumad. Gihimulang ta. Nga taytayan alang sa ilang personal interest mga kaigsunan. Mga tatlo ka bulan, wala ko kayo gawas-gawas na sa balay. Kaya nagulat ko nga kung patyon nila ko, bahala na nga patyon ko nila. Kaya ang isyo na nga ginadala na ko kanunay niya, nasa diin nagkubit ko, nga abi na kong maayo na matabangan ang problema na mo sa yuta, sa USMC, sa isterisimisyon. Pero wala nang. Para wala'y makasulot ng mga NPE, inahanan mag-organize o pagani force para sa seguridad sa mga katawahan sa barangay sa Datuinda o sityo nini. Kanang nag-surrender, naamay gihapon tayo ginatawag nga na ginasurrender nila ang ilahang lawas, apan ang ilahang kasing-kasing nagpabilin lang gihapon. So katong activity kagaina sir, makaingong ganda nga ma-realize yun nila nga dili lang ang lawas ilang gisurrender, kundi pati nagyod ang ilahang kasing-kasing. Panginauton ko nga sa matag lecture kaniya, sa matag diskurso, panginauton ko nga sa matag ko sa kanato karon, may tisok sa atong alimpatakan, nga katong mga pulong kaniya, nga nang gula di sa mga lecture karon, dili unta may sama sa lahangin nga lumalabay lamang sa atong alimpatakan, kundi dili may tisok sa atong kasing-kasing, nga mao ka na ang tinud-anay nga panggobyerno. Kami nga mga kasundaluhan, mapasalamaton jud kami nga inana ang nahitabo sa mo ang gipahigayon nga forum. So nakita ginato ang unsa ang reaksyon sa mga tao. Nasayod naman kita nga wala imposible din ha kaniya
tungod kay iyang gihatag kanato ang gasa sa kahayag karon. Aron kita makabag-o pa sa atong kinabuhi, luyo sa atong mga pakyasan. Ingon man nga makita ug makaila ang matag-usa kanato, kaugalingon samtang aniya pa siya nagpuyo, ibabaw ni ining kalibutan na kaniadto. Pamandiay kakinabuhi ang kinahanglan makalas. Pila pa ka mga pamilya ang mawad-an o panginabuhian. O pila pa ka mga kabatanunan ang maalaot ang kaugmaon. Mato pa ba di ay ang dungagan ang mga nangamatay? Resulta sa pagsagop nato sa ideolohiyang komunista nga walay hunong sa pagpatay, pagpanggubot o pagpangharas sa mahigugmaon sa demokrasya. Ang kaganapan pong iyan na inyong napanood sa ating docu-vlog ay nangyari sa bayan ng Arakan, lalawigan ng Cotabato or Province of Cotabato. Kami po ay natutuwa dahil ilan sa kanila ay ating nakausap at they positively told us the transformation that they have after they surrendered before the Philippine government. Nagpapasalamat tayo kasi ang gobyerno kasi napakalawak niyan, napakalaki institusyon. No? Nagpapasalamat kami sa mga taong seryosong nag-aalaga, nag-aaruga, naghahanap, nagpapadala talaga ng concern sa ating mga miyembro ng underground movement organizations. We're thankful for these people kasi talagang dedicated sila na itong mga taong kanilang sinubaybayan, ang mga taong kanilang pinag-aralan ang mga kilos, ay talagang naibalik nila sa, as they call it, folds of the law. And right now, they enjoy so much the freedom, the kind of freedom that they have. We just hope that there will be more to happen in the province of Cotabato. Kasi by this time, we already knew that yung province of Davao del Norte is already insurgency-free province. Davao de Oro is already insurgency province, insurgency-free province. Davao del Sur, and then we have Davao Occidental. Ang natitira na lang po, though noon na na-declare naman ang Davao Oriental bilang insurgency-free province, kaya lang they have not yet destroyed the guerrilla front that is roaming around their province. So itong Arakan at saka ang province of Cotabato is hindi pa po naideklara dahil nga sa presence ng iilang mga guerrilla fronts meron dyan sa probinsyang yan at sa bayan na iyan. We hope that there will be more peace building seminars in these areas, or more than peace building seminar, kasi by this time, according to 10th Infantry Division, they will now enter into the sustainment efforts para itong mga insurgents natin ay talagang hindi na sila makakabalik. I mean, we will not give them reason to go back to what they believed in before. Kaya
dapat yung sustainment effort ay talagang pagtuunan ng pansin ng pamahalang ito at ng iba't ibang agency ng government upang silang mga naniwala na totoo nga may gobyerno ay patuloy na maniniwala that really and indeed government right now is working for the welfare of its people. So, sorry. Tayo nagpapasalamat that may mga aktibidad pa rin na ganito. At least updated kayo na hindi po pinabayaan ang ating pamahalaan ang mga taong sumuko at iniwaksi yung kanilang paniniwala noon. Sa inyo pong lahat na patuloy na sumusubaybay sa ating palitaan, sa ating kwentuhan dito sa iDocu by John Paul Senyel, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Sana hindi kayo magsawa na manood, mag-share, mag-like, mag-comment sa ating mga ipinalabas na mga video contents dito sa channel na ito. If hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please do subscribe to our YouTube channel, iDocu by John Paul Senyel. And for you to be alerted once we have new uploads, please do click the notification bell. At for your comments and suggestions, please do send them to the email address flashed on your screen or sa ating messenger sa Facebook. Sa Diyos po ang kaluwalhatian at papuri. Para sa iDocu, ako po, si John Paul Senyel. This is John Paul Senyel. Listen. We inspire.